Hello mga bish, dito na naman tayo sa ating binignit. Ito po yung landang. At saka, ito naman yung white sago na hilaw pa ito guys. Ito yung malagkit na rice. And then ito naman yung colored na sago, na malalaking sago and brown sugar. And then, ito yung ating saging saba and kamote. And then, ito naman yung ating gata ng niyog. Ito po yung mga ingredients guys na gagamitin natin sa binignit na ating gagawin for business. Ayan, so unahin natin yung gata powder ng niyog. Lagyan na natin siya ng 1.5 liter, dalawa po sa isang step para po makarami tayo ng tubig na may gata. After that, maghugas tayo ng kamay. Kailangan po malinis ang ating kamay bago magsimula. Ayan, so kailangan malinis. After that, pigain lang ng pigain yung ating gata powder para magiging gata na siya. Pagkatapos niyan, isit aside lang yung powder na piniga natin. And then ilagay na natin sa lalagyan na merong strainer para po maisala natin ng maayos ang gata. Takpan at isit aside lang muna. After that, step 2 ng ating gata. Ibalik yung cocoa powder at lagyan ulit ng tubig. Dalawang tig 1.5 liters. Ito na yung ating tubig. Pangalawang 1.5 liters. Pigain siya ulit guys. So dahil marami yung ating tubig, gumamit ng strainer upang mahawakan ng maayos ang gata powder at pigain ng mabuti. After that, ibuhos ang gata diretso sa kaldero na may strainer. Ulitin ang process na ito ng 3 times para dumami yung tubig na may gata. Another 2 of 1.5 liters na ilagay at pigain ulit hanggang sa dumami, hanggang sa umabot ng 9 liters lahat ng tubig na ating gagamitin. Total of 9 liters lahat ng tubig. Ayan, ready na yung ating kalan at buksan na natin yung stove. At ilagay yung kaldero na may gata. So, after that, ayan, medyo marami na yung water natin. Hanggang dyan lang para meron pa tayong space for the kamote and lahat ng ingredients. Unahin muna natin yung ating 3/4 kilos of rice malagkit or pilit nga humay sa Bisaya. Sabay ibuhos yung landang at white sago para ito ay may samang maluto sa rice malagkit dahil mga hilaw pa ito. Haluin lang at takpan siya para ito ay uminit at saka para po maluto yung ating white sago at saka yung rice malagkit.
Paminsan-minsan guys, ay haluin nyo. Ayan, para hindi siya didikit sa ilalim yung ating mga ingredients at hindi siya magdukot sa Bisaya pa. Ayan, so after that, i-check natin kung naluto na ba yung ating rice. So, tingnan ang rice. Kapag half cook na siya, pwede na ihalo ang kamuti. Ito yun na yung ating kamuti. Isang kilong kamuti, guys. Ayan, so ihalo na natin siya kapag half cook na yung rice. Para sabay natin siyang maluto. Haluin lang at takpan ulit. Ayan guys, medyo ano na siya, kumulo na siya. So kapag ganyan na, kumulo na, haluin lang siya ng haluin upang hindi siya didikit sa ilalim. And then at a time, i-check natin yung kamuti kung ito ay nag-half cook na siya. Ayan, wag lang yung masyadong luto. Ayan, kung hilaw pa siya guys, ibalik lang ulit, check na natin ulit mamaya. Ganun lang yung gagawin natin. Ayan, so ayan, masyadong kulo na siya, kumulong-kumulo na. So, i-test natin ulit yung kamuti. So, parang sa tingin ko, luto na talaga siya, no? Kasi ganyan na siya kakulo. Ayan. Ayan, meron siyang medyo hindi luto, merong luto na. Ayan, okay na yun, guys. Once nga, ano na siya, mapiga na siya ng ating sandok. Ibuhos na natin yung ating saging, isang kilong saging. Slice lang ng ganyan. Saging saba. Ihalo lang siya. And then, yung sago naman, ihalo lang natin. Luto naman din yung sago. So, ano na yun, mabilis na yun siyang magluto. After natin maihalo, kunin natin yung ating first gata na I set aside kanina. Ayan, ibuhos lang lahat. Para dumami yung ating water at hindi na siya masyadong malatok sa Bisaya pa. Ayan, para ano siya, madami siya, mas marami siyang maibinta. Ganyan, ihalo lang siya na ihalo. Ihalo na natin ang isang kilong brown sugar. Ang isang kilo niya guys ay sapat yan sa isang kilong kamuti at isang kilong saging saba. So, haluin lang siya ulit. Takpan. Antayin hanggang sa kumulo. Ayan. So, medyo kumulo na siya, guys. Pumuti na lahat yung nasa ibabaw. I-mix lang siya para hindi dumikit yung mga ingredients natin sa ilalim at hindi siya madukot. Ano ba yung dukot sa Tagalog? Hindi siya iitim, guys. Mag-iba na kasi yung amoy kapag ano na siya. Dumikit na siya sa kaldero. So, ayan. Kumulo na, guys. Haluin lang siya. Para hindi didikit. Ayan. So, after that, check muna natin kung okay na ba yung saging. Kasi yung sago natin, luto naman yan. Check natin yung saging at saka kamuti. At ilagay na natin yung ating sikreto, yung banana flavor. Ayan, yung banana flavor essence. Meron tayong 1/4 measuring cup or teaspoon. Maglagay lang tayo dyan. Tapos, ihalo lang natin siya sa ating pinignit. Haluin lang para ma-mix yung ating banana essence. Bango nga. Ang bango talaga guys. Mas lalo siyang sumarap yung bango pa lang. Ayan, off na natin yung stove kasi luto na tayo. Tapos na tayo. Yehey! Takpan lang.
Alright, so ito na yung ating 7-ounce na disposable cup. Dito natin siya ilalagay. That is good for 10 peso. And ito naman yung 5-ounce. This is for 5 peso na pangbenta. Depende yun sa customer na kung anong gusto nila. Kung gusto nila 5, syempre, konti lang din ang laman. Ayan, kung gusto nila ng 10, syempre, yung 7-ounce. Diba? Ang bango. Pagbukas mo pa lang, mabango na. Syempre, haluin lang natin. Halo. Parang halo-halo na mainit, hindi halo-halo na malamig. Okay, so lagyan na natin, unahin natin itong maliit na baso. So, syempre, gumamit kayo ng plato, guys. So, yung hawakan yung baso, kasi po, mainit po yung ating binigid. So, baka mapasok kayo. Kaya, gumamit kayo ng anumang lalagyan. Huwag lang pupunan yung 5-ounce kasi dapat kalahati lang siya ng 7-ounce, diba? So, ano lang siya? Dapat nasa ano lang siya? Nasa 4. So, 7-ounce naman ay dapat punoon siya for 10 pesos. So, much better pala 3 and a half yung ano pala yung ating dalawang sandok at saka konting sabaw. Ayan, punoon na siya. Mainit siya guys, kaya dapat gumamit kayo ng plato. Huwag niyong hawakan yung baso kasi masyado siyang mainit, mapasok kayo. Okay, another. Dalawang, ano pala ito, isang cup at saka konting sabaw. Ayan, so yung gagawin natin is apat lang kasi this is only for sample. Presentation lang ito. Ayan, so ready na. Kukuha tayo ng plastic kutsara. Ayan, para diretso nang kakain yung customer kapag bibili. Meron na tayong kutsara. Ganyan. Yan na siya, oh. Sarap, oh. Mas maraming ingredients, guys. Mas masarap. Pero dahil nga, this is for business, kailangan natin kumita. So, laser lang natin yung ating ingredients para tayo ay magkaroon po ng ginansya or tubo. Diba? Kasi nga tayo nagnegosyo para tayo ay magkaroon ng tubo. So, after that guys, para hindi siya malikabukan sa labas, ibalot natin siya ng 5x9 na plastic. Ayan. So, i-ano lang lahat. Lagay lang sa plastic. Ayan. So, kung magbenta tayo sa labas, 10-10 yung gawin nyo. Para ready to pick na lang yung customers. Ayan, ganun lang. Para di siya malagkabukan. So, ito yung ating complete costing, guys. Basahin lang, screenshot lang, at subukan. Ayan, meron tayong tubo dito, guys. So, makakaipon tayo niyan. Thank you so much for watching. Bye-bye!